Hi, Air Signs! Welcome back po dito sa iyong 365 Days of Tarot, your daily guidance by Thomas K. Carwin Vlogs. Keep in mind po na this is a general reading, so hindi po lahat ay makaka-relate. So be open-minded, tignan po natin kung ano yung mensahe sa iyo for today. Mensahe po natin kay Air Signs ngayong araw, Gemini, Libra, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus Spirit Guide. Mayroon tayo ditong love from your parents. Hindi ko alam kung ito din yung lumabas sa'yo kahapon. Air signs, no matter what, your mother and father love you as much as they can. Diba? Yung ba sa inyo talagang kahit hindi kayo mayaman, air signs, binigay talaga sa inyo ng parents nyo lahat. Or maybe kayo to, baka parents na kayo ngayon. Tapos, talaga kahit hindi kayo, alam mo hindi kayo sobrang yaman, alam mo yung pinoprovide mo talaga or nagpo-provide talaga kayo ng asawa mo para sa mga anak nyo. Hindi niyo sila pinapabayaan. So, ayan, responsible parents kayo. Tignan natin, ano pa yung mensahe sa'yo? Mensahe pa po natin, Spirit Guide for Air Signs. Or siguro, you want to be a responsible parents. Parent, kung hindi ka pa magulang ngayon, di ba? Or yung iba po sa inyo, baka may anak kayo, pero malayo sa inyo, gusto nyo maging responsible, paano nga ba? Sa iba sa inyo, nalulungkot kayo. Kasi parang hindi nyo mabigay yung affection o yung pag-aalaga na gusto nyo ibigay sa mga anak nyo. Kasi baka yung iba po sa inyo, malayo na yung loob. Malayo na yung loob ng anak mo sa inyo. Kasi nga po, baka magkalayo kayo. So, tingnan natin your signs. Tingnan natin kung ano yung mensahe pa sa'yo. Meron tayo ditong gifts from God. Sabi sa inyo, ni Archangel Sandalphon, we angels bring you gifts from your Creator. Creator, open your arms to receive. Ayan, may gifts na paparating sa'yo. Okay, yung iba sa inyo, baka you are trying to have a baby. Air signs, and ayan, may gift kayo from God. Ayan, ako malapit na yatang ibigay sa inyo. Wow, very exciting, di ba? Ngayon taon na yan. So, i-claim nyo na yan. Ibibigay na yan sa inyo ni Lord. Yung baby na hinihingi nyo. Spirit guide. I act respectfully of others. Ayan. Ayan. Pero iba sa inyo, air signs, napapagkamalan kayong cold or maldita. I act respectfully of others, diba? Kasi iba sa inyo, parang, hindi ko alam kung poker face ba kayo, ganyan. Or, alam mo yun, minsan negativity lang yung nakikita ng ibang tao pagdating sa inyo. Tignan natin. Ayan. Iba sa inyo, ayan, sobra kayong marespeto sa, siguro nga iba sa inyo, nagmamano pa rin kayo, diba? Yung bless ba? Bless, ganun. Tignan natin. Ayan. Tignan natin. This is for you, Air Signs, pagdating sa iyong finances. Pagdating po sa finances ni Air Signs. Meron tayo ditong The Sun. Wow, napakaganda ng finances mo. Knight of Cups. Ano pa po? Spirit Guide. Meron tayo ditong The World and meron tayo ditong The High Priestess. Naku, napakaganda ng finances ni Air Signs. Tuloy-tuloy ang pasok ng pera. Ayan, mukhang sa April din meron kayong hinihintay. Or ito katapusan ng April, mukhang may darating na good news sa inyo. Ayan o, The High Priestess, diba? Kung hindi man maganda yung lagay ng iyong kaperahan ngayon, Air Signs, do not worry kasi magiging maganda siya. Mas magiging maayos talaga siya sa mga susunod na araw. Hindi lang dahil sa sweldo yung iba sa inyo. Para may iba pa kayong, parang meron pa kayong ibang source of income dito. Basta may matatanggap kayong good news. Ayan o, ang dami ding offer sa'yo. Ayan. Tignan natin. Para to sa inyong career, so meron tayong Six of Swords, meron tayo ditong Ace of Cups, meron tayo ditong Three of Wands and the Temperance. Okay, so yung iba sa inyo, medyo nawawala na kayo ng pag-asa dito. Meron kayo inaayos na papers, Air Signs, pero lagi siyang nade-delay or lagi na lang either
late ka nang dumarating sa appointment mo, ganyan. Parang, hindi ka naman late, pero parang divine intervention tong nangyayari sa'yo. Iba sa inyo, huwag niyong ituring na kaya nadedelay yan kasi malas ka, hindi. Merong ginagawa sa universe para may maiwasan ka. Pwedeng disgrasya to. Air signs kaya. Ganyan yung ginagawa ng universe. Okay, huwag kang mawala ng pag-asa. Darating din yung time na to. Ayan yung iba sa inyo, parang, hindi ko alam kung may nakaaway kayo, may nakasamaan kayo ng loob dyan sa trabaho. So, magiging okay na kayo ng person yan. Siguro makapag-usap kayo. And yung iba naman po sa inyo, air signs, ayan, meron kayo talagang nilalakad, gusto nyo nang umalis. Ayan, ang dami-dami yung plano, pero ang sinasabi sa inyo ni universe dito is huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali kasi ibibigay ko sa iyo sa tamang panahon yung hinihiling mo. Kaya nga, may gifts from God tayo dito. So, pwedeng hindi baby yan, pwedeng pagdating sa inyong career. Ayan. So, iba sa inyo makaka-move forward na kayo pagdating sa inyong career. Okay? Tignan natin. So, meron, ano, may blessings talaga na paparating sa inyo. And also, pwede ding promotion to. Baka pumalipat kayo sa ibang lugar. Ayan. Oo. Tignan natin. Pagdating naman sa iyong love life, air signs, kung ano pa yung mensahe para sa iyo. Para sa mga single spirit guide, ano po yung mensahe natin? Para sa mga single, in a relationship, and married na, air signs. Tignan natin. Spirit guide. Para sa mga single, honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together. Pero parang baligtad para sa mga single, ay para sa mga married yan, ano. Free yourself. Para sa mga in a relationship at para sa mga married, let go of control issues. Sabi sa mga married, honeymoon, tignan natin. Para sa mga single, our honeymoon. Air signs, enjoy the bliss of holiday time together. So parang meron kayong hinihintay na isang tao, air signs, na galing sa malayo. Ayan, makang sa mga susunod na buwan or maybe April or May. Oo, magkikita na kayo ng taong yan. Date, o diba? Oo nga, tama. Meeting someone new, dating, get back out there, plan, set a date. So, mukhang yayayain kami, magyayaya sa'yo, year signs. April or May, ito. Oo. So, ayan o, enjoyin mo lang yung time nyo together. Enjoyin mo yung, alam mo yung mas maganda kasi kung magkakilala pa kayo ng lubos, di ba? So, ayan. Mukhang yung intention naman sa'yo ng taong to is very pure. Ayan. Oo, mukhang magsasaya ka dito, air signs. Ayan, magiging happy na yung love life mo, air signs. So, gifts from God, oh. Galing yan kay God. So, parang iba sa inyo, matagal nyo nang hinihiling yan. So, yan, bibigay na sa inyo. So, huwag kayong mawala ng pag-asa. I-manifest nyo lang nang i-manifest yung paparating na to. Okay? O kaya, kung hindi man specific na tao, is yung characteristic na lang ng taong gusto nyo. Yung i-manifest nyo, di ba? Yung ideal person nyo. Not enough. Okay. Free yourself because you are not enough. Sinabi ba yan sa'yo ng person mo? Parang mali yun, no? Hindi. Ulitin natin yan. Free yourself. It's time to take back control of your life. So, parang hindi ko alam kung may abuse na nangyayari dito. Air signs pagdating sa inyong relationship. Or maybe baka ikaw, inaabuso ka na ng person mo kasi sobrang bait mo, lagi mo siyang pinagbibigyan. Frustrated in relationship, lack of confidence, self-sabotage, fear, ego issues, jealousy. Diba? Laging nagsiselos. Hindi ko alam kung ikaw yung nagsiselos lagi. Or maybe yung person mo, lagi may pinagseselosan. Parang tinatanong mo sa sarili mo, ikaw pala itong nagtatanong, di ba ako enough? Kasi bakit tumitingin pa sa iba yung person ko? Actually, this is a toxic relationship, but air signs, it's up to you kung susuko ka na ba pagdating dito sa relationship nyo or ipaglalaban mo pa.
hindi ka tinuruan ng parents mo na maging ganito. Love from your parents. Kaya ngayon, yung iba sa inyo, malayo yung love nyo sa parents nyo kasi mas pinili nyo pa tong relationship nyo na to kaysa sundin sila. Ngayon, parang napapaisip kayo, air signs, na tama ba na sinuway ko yung parents ko na, or naiisip mo ngayon na tama pala sila. Tama pala sila, hindi pala worth it na ipagpalit ko. Yung iba kasi sa inyo, parang pinag-aaral pa kayo, tapos pinili nyo yung taong to. Di ko alam kung nakipag-live-in kayo. Yun yung nakikita ko dyan. Okay, para naman po sa mga married. Okay, meron tayo dito. Ayan, nababas na yung wedding rings, no? Ayan. Tignan natin. Para po sa mga married spirit guide. Para sa mga married spirit guide, ano po yung mensahe natin? Meron tayo ditong heart with a key. Okay? So, parang nung nagpakasal kayo ng person mo is, ano ba, parang hindi ko alam kung sino nakaisip sa inyo nito, ha, na parang, dapat kontrolin mo na siya or kontrolado mo na siya. Pero hindi ganun yun eh. Allow the situation to unfold naturally. So, ayan. Ano ba itong mga control issues? Let go of control issues. Ano ba yung mga pinipigilan nyo na emosyon? Ano ba yung pinipigilan nyo na mangyari nitong asawa mo? Wedding rings. Union, wedding, marriage, soul connection, eternal love, everlasting promise. And meron tayo nitong heart with a key. Welcoming love, meeting the one, open your heart, getting together, perfect. Okay, so meron ditong, di ko alam kung meron third party dito sa relationship nyo. Siguro masyadong nasakal yung person mo, ear signs. Or maybe ikaw, masyado ka nasasakal dito sa person mo. Iba sa inyo, parang di ko alam kung naghahanap ba kayo ng love from other people. Wedding na naman. This situation involves marriage. Okay, yung iba po sa inyo. Wala ko masyadong ma-pick up actually. So, okay. So, hindi kayo okay ng person mo. Hindi kayo okay ngayon. Meron kayong pinagtaraanan na mabigat pagdating dito sa relationship nyo. Kaya lang alam mo na nangako ka sa harap ng Diyos, harap ng mga tao, air signs na magsasama kayo ng taong ito sa hirap at ginhawa, etc. Diba? So parang yung iba sa inyo, nahihirapan kayong umalis. Meron akong nararamdaman dito na guilt. Okay, so maayos nyo pa yan. Okay, pero nasa sa inyo yan eh, kung gusto nyo pang ayusin tong marriage nyo ng person mo. Kasi depende naman yan sa bigat. Diba? Na pinagdaanan nyo. Parang sinasabi dito ni Universe, huwag kang sumuko. Okay, huwag mo sukuan tong marriage mo. Pero nasa sa inyo yan, baka kasi mamaya nasa edge na kayo eh. O kaya nahulog na kayo sa bangin. Air signs at yun. Ewan ko kung anong desisyon yung nagawa mo. Medyo mabigat tong pinagdadaanan nyo. Pero hindi ko siya ma-point out kung ano ba tong pinagdaraanan nyo or ano ba tong problema nyo ng asawa mo. Meron naman dito, syempre, okay yan, may magkakabalikan pa nga dito. Oo, pero yun nga, sabi ko nga, nasa sa inyo yan. Okay, kung ano man tong problema nyo, pag-usapan nyo po yan. Okay, so, yan lang po yung mensahe. Maraming maraming salamat and see you again on my next video. Enjoy the rest of your day and more blessings to come.